kaya po hinihikayat namin kayo, kayo'y magpatala na. No? Basta pwede magbago isip ninyo, pwede kayong choosy sa Maynila. Oh, pwede na kayo magpatala sa www.manilacovid19vaccine.com. Oh, ngayon, may bago po dyan. Yung mga nagpatala na, pwede nyo nang enroll ang inyong mga pamilya. Oh, doon sa inyong, ang tinatawag na inyong account, no? Para mas mabilis. Sa ngayon po ay nasa umaabot na tayo yung 78,000. Oh, since December 31. No? Tama ba ko, Julius? Ayun, 78,190 na po ang umabot na nag-pre-register. Okay. Yorme, kailan kami babakunahan? Aliba, tanong 7,190. Oh, bago kayo bakunahan, kung may bakuna na dumating, susundin natin yung panawagan ng mundo, o ng World Health Organization, mga leader ng bansa, at panawagan ng ahensya ng gobyerno natin. O, ito yung DOH, sabi, unahin yung medical frontliners at saka yung ating mga lolo't lola. O, after that, titirahin na natin ito. O, ngayon, ano pa ang pinaghahandaan natin? Kanina po, mga kababayan, nagpapasalamat tayo. Tayo po ay binisita ng ating vaccine SAR, Secretary Galvez at Secretary Dison, Vince Dison, Presidential Spokesperson Harry Roque, DOHU Sec. Maria Carolina Vidal Taino, at FDA Director General Orlando Enrique Domingo, DILG USEC Epimaco Densing III, at ARTA Director General Jeremiah Belica. Okay. Eh, sila po ay tiningnan yung ating vaccination roadmap plan. O, tapos, sila po ay nagsuwestiyon. O, nag-exchange idea. Tapos, saka naman, ito yung pangarap ko sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod. O, maraming salamat kay City Engineer Andres, kay Engineer Randy Sadak, kay Dr. Padilla, and members of the Santa Ana Medical Frontliners Family. O, kanina po, nakita ng ating mga bisita, pati ni Director Corrales, no? Yung ating future, 90% na pong nabuild na Manila COVID-19 Vaccine Storage Facility. Ayan po. Ay, tuwan-tuwa po sila. O, ano po ang nakapaloob dyan? O, tayo po ay bilang paghahanda para may sarili tayo. Long-term investment. Gamit na ng ospital, gamit pa natin sa mga darating na panahon, huwag naman loobin ng Diyos. Kung magkaroon ng epidemic naman, meron din tayong lalagakang matino, decente, upscale na storage facility. O, tayo, yung may mga nagtatanong, Yorme, paano yung sa Pfizer? O, di ba? Kasi may mga tanong na ganoon. Yung mga binili po natin across the board, no? Meron tayong plus 2, plus 8, plus 10, plus 25, plus 30, and plus 86. Negative 10, negative 25, negative 30, at negative 86. So, lahat ng bakunang available sa market, meron tayong paglalagakan. Ayan, kayang mag-hold. Kulang humigit kumulang 1,000,000 bakuna across the board, no, at any given time. No? At, pero alam naman natin, hindi ganun mangyayari. Dahil mahirap ma-acquire ang bakuna ngayon, no? Kaya dadating yan, batches by batches. O, tayo rin naman ay nakabili na rin ng, ayan, si Vice Mayor at saka si Doktora Padilla. Nakabili na rin tayo ng 50 na transport cooler para sa deployment. Ayan po si Secretary Galvez at si Vice Mayor. Ayan po, mga batang Maynila. No? Yung ating biniling mga makina para sa storage facility, no, yung refrigeration unit natin ay ito yung mga ginagamit ng mga kilalang pharmaceutical company sa Pilipinas at sa mundo. Kaya po inandaan natin yan at hawa naman ng Diyos, yun, kanina nasilip nila almost 90% na tapos yung ating
storage facility para hindi na tayo uupa. Na-develop pa natin yung ospital, no? Ayan, mga kababayan. So, maraming salamat sa ating mga bisita at sa appreciation nila. Tuwan-tuwa sila. O ngayon, ano magaganap dyan? Yorme, ha? Baka may nanonood na ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa medical field, no? Pwede ba kami magpalagay dyan? Opo! Sabi ko nga sa inyo, we Manileños and a city government will continue to help the national government to ease the burden and the challenges that they are facing in the entire country. Oh, yun man lang makatulong tayo. Oh, pwede natin ipahiram yan. Halimbawa, let's just say, ano ba yung mga ospital natin national? PGH, Jose Reyes, San Lazaro, Tondo Medical, o Pabella, o yung mga ganun, pwede namin yan na maipahiram sa inyo kung sakaling may allotment din kayo ng bakuna at wala naman kayong storage facility, no? Basta ito, lagi kong pinananawagan sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, yung pagmamalasakit. Then we'll show it with our actions, not only in our words, no? Na yung sinasabi natin na this coronavirus problem or pandemic, no, is a universal problem and we will approach it inclusively. O yan ang ating commitment sa taong bayan, sa lungsod ng Maynila at yung mga kapitbahay natin, o sa Metro Manila o malalapit na probinsya dito sa Metro Manila and including to the national government. Tulong na natin yun. O, para na sa ganun, mapabilis na. Kasi gusto ko po talaga, sa totoo lang, of all the policies, ang pinakamabisa, magkamit na ng bakuna. Dahil ang talagang gusto natin ma-achieve yung mga trabahante o trabahador o makapasok na ng walang pangamba sa araw-araw ng pamumuhay nila. Yung mga tao sasakay ng pampublikong sasakyan ng komportable na. O, no? Yung mga negosyo makaluwag ng gusto at makabawi na, no, sa mga opportuniteng nawala. At yung mga nawalan ng trabaho, no, makamove freely at para makahanap ng trabaho at may mapagharimunan yung kanilang mga mahal sa buhay. At gusto ko rin, kaya babakunahan natin yung mga guro, o kung nabakunahan natin yung nanay, nabakunahan natin yung tatay, nabakunahan natin yung guro, yung mga bata makapasok na later on, no, yung face-to-face schooling. Bakit po? Nahihirapan na po yung ibang nanay, ibang tatay, no, mag-adapt into blended distant learning, no? Ganun din ang bata. I think it would be better later on na as soon as possible maibalik sa tamang environment yung mga estudyante. Pag estudyante, ang tamang environment niyan, eskwelahan. Yun po. Kaya talagang gustong-gusto na natin. Sana nga, loobin ng Diyos. Una, pinakinggan na tayo ng Diyos. Nanalangin tayo lahat na sana matagpuan ng bakuna sa lalong madaling panahon na ganap. O ngayon, ang susunod natin ay pinapanalangin na sana nga lumanding yung gamot, yung vaccine, as soon as possible. O ngayon, good news. Mga kababayan, matapos about 2 weeks ago, yung Pfizer nakakuha na po ng EUA, no? Ang good news, kahapon, yung partner ng Manila, AstraZeneca, ay nakakuha na rin po ng Emergency Use Authority. O yan. So, dalawa na. O, kaya, kahit sino mauna, whether sa Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik, Gamaleya, o COVAX, no? Basta sino mauna, sinertipikang safe, efficient, no? Effective, no? At tapos, available, kahit ako po mismo. Sabi ko nga, we must continue to believe in the principle of temperature. Anything above zero is positive, no? Yun ang ating goal.